Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Trintino. Yung pag-uusapan po natin ngayon, yung tanong po ni John Carlo Desio. Sabi po niya, paano po kung legally married kayo? Tapos, nag-aaway kayo mag-asawa at itinago sa iyo ang anak mo na below 7 years old. So pag-uusapan po natin yan, maya-maya. Promise! Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Trintino. Yung tanong po ni John Carlo Desio na for example, si babae at saka si lalaki, kasal po sila. But nagkahiwalay po sila. May anak po silang dalawa. Tapos itong bata, tinago ni nanay. Anong gagawin ni tatay? Nagkasal naman silang dalawa. Ang gagawin po ni tatay, pwede siyang mag-file ng petition for custody or tinatawag na in relation to habeas corpus. But at least, ang gagawin po niyan, so doon niya i-file po sa court yan, lalo na kung saan sila nakatira, sa family court, petition for habeas corpus in relation to custody ng bata. So yung court ang mag-settle kung saan yung custody ng bata. Normally, ang gagawin ng court, i-refer ang kaso sa mediation. Baka pwede pang i-settle ang mag-asawa dyan. Kung sa tatay ba or sa nanay ba. But normally, pagkang bata below 7 years old, dun talaga ni nanay yan. Custody ang pinag-uusapan. But kung kay nanay ang custody, ang visitation right dun po kay tatay. Ibig sabihin po, so hindi pwedeng itago ni nanay ang kanilang anak. Bisitahin, right talaga yan ni tatay na bisitahin ang kanilang anak. Right yan ni tatay. And hindi lang right ni tatay yan. Right din ng bata na may tatay. So ibig sabihin, hindi po pwedeng itago ni nanay ang bata. Otherwise, pwede siyang madimanda ng kidnapping. Pwede siyang madimanda ng, kung hindi naman kidnapping, contempt of court. Ang kidnapping, mag-a-apply lang po yan kung ang nagtago si yung may visitation right, itinago laban sa may custody ng bata. But in this case, ang nagtago, hindi naman si tatay ang nagtago si nanay. So, there's no kidnapping. So, ang issue dito, hindi kidnapping. Ang issue dito, pwedeng madimanda si nanay ng contempt of court kasi hindi niya sinunod yung order ng court na, for example, ang visitation right doon kay nanay o kay tatay, but ang custody doon kay nanay. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng itago ni nanay ang bata kasi kahit sa kanya ang custody, ang tatay may visitation right sa bata. At ang bata may karapatan to have a father, love, a fatherly love, fatherly care, fatherly time. So ibig sabihin, hindi po pwedeng itago yan ni nanay ang kanilang anak doon sa kanyang tatay o sa kanyang ex-husband or asawa. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Trintino. For free legal advice, please call me, landline within Metro Manila, 209-6203. I repeat po, 209-6203. Or mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or Viber, WeChat, WhatsApp, sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353 or 0932-885-6203. Please, subscribe, share my Facebook page sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. Or sa YouTube page po natin, sa youtube.com/MarkTolentinoLaw. Thank you po!